afternoon and good evening sa mga friends natin dyan sa iba't ibang lugar. Ayun, ako po si Christina at ito ang aking channel, Christina's Vlog. Pero bago po ang lahat, please click the subscribe button kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel. And pakiclick na din po yung bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng videos. And thank you po for your kindness if you will subscribe to my channel. And today we will going to do reaction video and about sa one story na napanood natin sa channel ni Sir Rafi Tulfo. Ito po ay isang kwento ng isang lalaki, si Kuya Jerome. Nagpunta siya doon sa channel ni Sir Rafi Tulfo para makausap yung kinakasama niya dati kasi nga bigla na lang daw umalis. So ang title po ng video na to is kunin mo na ang lahat. I mean, kunin mo na ang lahat sa akin. No, it's not like, it's not that. Kunin mo na ang taong mahal ko, wag lang ang cellphone ko. So, 'di ba? Kung mababasa mo, tatawa ka kasi ano ba 'yan, 'di ba? Parang ang babaw naman, cellphone hinalin tulad sa isang tao. So, ayun nga, ang kwento po nito, yung part 1 yesterday is andun si Kuya, gusto niyang makausap si Rezel dahil nga bigla na lang siyang umalis at sumama doon sa ex niyang kinakasama din na ama ng kanyang dalawang anak. So si Rezel, may dalawa siyang anak sa una niyang kinakasama, 4 years old and 2 years old. So guys, actually yesterday, gumawa ako ng reaction video na to, pero buti na lang ay hindi ko siya in-upload. Kasi nga, I thought si Ate Rezel ay iniwan talaga niya si Jerome. Yun pala, nung napanood natin yung part 2 nitong video na to, andun na si Rezel and si Wilfred sa himpilan ni Sir Rafi Tulfo. So, nalaman natin ang tunay na kwento. Yun pala, itong si Rezel ay pinilit lang ni Wilfred na sumama. Kasi nga, parang blackmail kasi sabihin na may gagawing masama sa mga anak niya kapag hindi siya sumama sa kay Wilfred. Magpapakamatay si Wilfred, something like that. Pero ito pa lang si Wilfred ay nang bubugbog. So, binubugbog niya twice a week. Maybe hindi palagi, pero twice a week binubugbog niya itong si Rezel. 'Di ba? Tapos sinasabi niya na magbabago na siya. Itong si Jerome, napakabait niya. Makikita mo siya kahit hindi ko siya kilala, makikita mo lang siya doon sa video, yung minsan sabihin mo, yeah, looks can be deceiving, pero makikita mo talaga on how basta makikita mo sa facial expression and the way he answers, something like that. Napakabait niya. For me, mabait siya kasi tinanggap niya yung dalawang anak ni Rezel na parang sarili niyang anak. And yung family ni Jerome is mabait sa kanya. And ayun, si Rezel, nung una parang ano ba yan? Sabi ko, nahirapan ka pa bang pumili? Nahirapan ka pa bang pumili kung sino ang pipiliin mo? Eh, napaka-clear naman. Yeah, let's say, for the sake of their children, for the sake of their 2 kids, eh magkakabalikan sila. Pero, di ba, bakit ka pa naman makikipagbalikan sa isang tao na binubugbog ka naman? Di ba? So, si Rezel, parang nahihirapan siyang mag-decide. So, parang gusto pa niyang bigyan ng chance itong si Wilfred. And yun pala ay binabantaan lang siya nitong si Wilfred na kapag bumalik daw siya, kapag iniwan daw siya ni Rezel, ay magpapakamatay siya, mga ganyan. So, parang syempre na natatakot si Rezel. So, ayun. Ngayon, pinag-usap-usap silang tatlo and itong si Wilfred ay magbabago na daw siya, magpapagamot daw siya. Kasi nga, kahit daw hindi siya lasing, inambubugbog siya. So, it's not normal, di ba? Minsan yung mga nambubugbog, hindi magandang mambugbog kahit lasing ka. Pero di ba, pag lasing ka at nambubugbog ka, pero pag hindi ka nakainom, ay hindi ka nambubugbog. So, ibig sabihin, ang problema doon, alak. Pwede mo siyang baguhin. Huwag kang uminom ng alak. Try mong huwag maglasing, di ba? Pero yung sa kanya is nambubugbog siya kahit hindi siya lasing. So that's the real parang may problema talaga. So kailangan niyang magpagamot. And sabi niya magpapagamot daw siya, magbabago daw siya. Ang naging motivation daw niya para magbago is noong nakisama si Rezel kay Jerome.
Well, kung gusto mo talagang magbago at mahal mo ang isang tao, at kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya bubugbugin. So, sana magbago ka na, Wilfred, and sana Rezel, stay with Jerome kasi mahal na mahal ka ni Jerome. Makikita mo naman na mahal ka niya, tinanggap ka niya ng buong buo. And ngayon na nalaman niya na yung reason na hindi ka pala sumama ng kusang loob, kundi pinilit ka lang. So, na parang nag-sorry siya sa'yo kasi he was wrong, di ba? And yung telepono, yung cellphone pala na narigalo ni Kuya Jerome, iniregalo pa naman pala niya yun. Hindi naman pala tinakbo ni Rezel. Yun lang, hulugan yung phone na yun. Kaya, hindi sa soli ni Rezel, so huhulugan na lang siya ni Jerome. Pero ngayon, nagkabalikan naman sila, guys. Nagkabalikan sila. Si Rezel ay nag-decide siya na makikipagbalikan siya kay Jerome. Kasi nga, mahal naman pala talaga niya si Jerome. Kasi kung ganun ba naman kabait si Jerome, diba? And yung family din ni Jerome is tanggap siya. Mahal din siya ng family ni Jerome. So, 'di ba, yung family naman ni Wilfred is ayun, sinasabihan daw siyang pangit, something like that. And alam mo, Rezel, walang taong pangit dito sa mundo. Nasa sayo lang 'yun kung walang pangit dito sa mundo. So, whatever people thinks na kung pangit ka man or maganda ka man, matalino ka man or hindi, maayos man yung ginagawa mo o hindi, alam mo, sa totoo lang, maraming mga tao na kahit mabuti na yung ginagawa mo or kahit wala kang ginagawang masama sa kanila, mayroon at mayroon pa din silang ibabato sa'yo. So, try mo na huwag isipin yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Kasi kung iisipin mo yung sasabihin ng mga ibang tao, mas lalo kang may stress. It's for general, no? And you made the right decision na sumama kay Jerome kasi he deserved to be loved and you deserve also to be loved and hindi mo deserve na mabugbog, 'di ba? Hindi mo kailangang ipagpilitan yung sarili mo dahil siya yung ama ng anak mo. Hindi naman kayo kasal. Kasi kahit sabihin mo na mahal mo siya, mahal ka niya, hindi eh, hindi pwede kasi nang bubugbog siya. If ever man na one day magbago siya, para naman sa sarili niya yon and para sa inyong mga anak. And pag nagbago man siya, diba, malay niya, one day, makahanap din siya ng isang Rezel sa nang buhay niya. Makahanap siya ng second love, diba? So, sana magbago ka na, Kuya Wilfred, and for your own sake naman, for your own body, for your own... Ayun, for your own, 'di ba? Paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka mabubuhay ng maayos? And paano ka mamahalin ng isang babae kung nambubugbog ka at hindi mo maayos ang sarili mo? So, ayun lang, and we are so very happy and nagpunta sila sa barangay hall, humingi sila ng barangay protection order. Pero yun pala is kung hindi siya nag-file lang case ng kaso laban kay Wilfred, 15 days lang, parang temporary 15 days lang ang ibibigay nilang barangay protection order. Then after that 15 days, nakakalapit na naman si Wilfred ng kahit anong gawin niya, ganyan. Diba, hindi mo alam, mambubugbog na naman yan, itatakas niya yung mga anak niya, diba? So, hindi natin alam. So, ayun, sabi ng sa barangay ng barangay captain is if she will file a case against Wilfred, ayun, pwede siyang makakuha ng temporary protection order. Pero ang ginawa na lang nila is gumawa na lang sila ng kasulatan na sana ay wag nang manggulo si Wilfred and pwede niyang bisitahin yung mga anak nila once a week, something like that. And sana wag na siyang manggulo. So, nagpirmahan naman sila doon. Kaya sana masunod yun kasi minsan we'll never know, di ba, kung anong takbo ng utak ni Wilfred. And we are so very happy kasi nagkabalikan sila ni Kuya Jerome and ayun, wish lang namin na magtuloy-tuloy yan and mukha namang walang problema sa inyo na first ka lang talaga na sumama kay Wilfred. And that's our reaction, guys. And thank you so much for listening to my reaction and I'm so very very happy kasi nakagawa ulit ako ng reaction video because it's been a while na hindi ako nakapag-reaction video. And thank you so much, guys, for watching. And again, please don't forget to hit the thumbs up. And please subscribe if you haven't already. Ciao, and see you again on my next vlog.